Sir, posible din kaya na remote control ang sira? Once pa lang nagamit ang solar light ko pero ayaw na umilaw ulit. Yan po ang message sa akin, I mean comment pala sa isa sa aking repair video at galing ito kay Sir John Gabriel. Shout out po pala sa inyo Sir John Gabriel at shout out din kay Calendar Boy Malati from Albay, Legazpi City at shout out na rin sa lahat ng ating mga supporters dyan. Okay, ito si Sir John nakabili ng solar light pero nagamit lang daw niya ng isang beses then ayaw nang umilaw ulit. Sabi niya, Sir, posible din kaya na remote control ang sira. So ito ngayon ang gusto kong i-share sa inyo kung papaano ba natin ma-check para malaman natin kung gumagana pa ba o hindi na ang isang remote control. Napakasimple lang po ng pag-check ng isang remote control at ang kailangan lang na gamit para sa pag-check ay cellphone camera or kahit na ganitong klaseng camera. Kaya kung gusto mong malaman kung paano i-check kung in good condition pa or sira na ang isang remote control, gamit lang ang camera ng iyong cellphone, then panoorin mo ang maikling video na ito. Welcome back na naman sa aking channel. Bago ulit tayo magsimula, gusto ko ulit sabihin sa inyo, kapag may matutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video. At kung bago ka pa sa aking channel, just call me Road Back. Hello, good evening, Chief Engineer. Okay, baba ako dyan. At dahil kailangan ako sa engine room sandali, baba muna ako sandali. Steady lang kayo dyan. Itutuloy natin to pagbalik ko. Okay, balik tayo dito sa remote control. Meron akong tatlong remote control dito na ititesting natin. Ito, meron tayong remote control ng karaoke player, sound system, at ng projector. Wala nga lang akong remote control ng solar light. Libali, pareho lang naman ang pagtesting ng remote. Ang ititesting kasi natin dito ay kung nagbibigay pa ba ng signal ang remote control. Mapapansin nyo, sa mga remote control ay meron itong parang maliit na ilaw or LED bulb sa dulo. Ayan, at kadalasan ganito talaga makikita nyo na design. Pero meron ding ibang design na merong cover. Pero kung buksan mo ang cover, makikita mo rin dyan sa loob ang LED. Dito kasi tayo mag-re-rely sa pag-testing ng remote control. Kung merong cover ang remote control tulad nito, pwede pa rin namang i-testing at no need nang tanggalin ang cover. At sa sinabi ko nga na ang gagamitin natin sa pag-testing ay cellphone camera. Actually, kahit anong camera na may screen ay pwede. At dahil halos lahat naman tayo ay may cellphone, kaya napakadali na lang ngayon gawin ang pag-testing ng remote control. Pero, pwede rin gumamit ng ganitong klaseng camera. Basta may screen. At before i-test, make sure na merong battery ang remote control kasi baka mamaya pindot tayo ng pindot, yun pala, battery lang ang problema. So make sure na may battery at tama ang paglalagay ng battery at okay pa ang battery. Hanggat maaari pala, huwag kayong gumamit ng mumurahin na battery sa remote kasi napapansin ko, madaling mag-leak ang mumurahin na battery. Ganito ang hitsura ng nag-leak na battery, parang may asin na lumabas. Kapag nag-leak na ang battery, tanggalin kaagad kasi pwede ring masira ang remote control kapag hayaan yung may nakakabit na leak na battery. Bakit pala kailangan pa nating i-check ang remote control bago tayo mag-decide na bumili ng bago? Para sa akin, madali lang naman kasi gawin ang pag-testing kasi sayang din na bibili ka ng bago then okay pa pala ang remote control mo. Good idea naman, di ba? Baka kasi ang problema ang receiver or baka need lang ng konting linis ang board ng remote control. Maganda na yung sigurado kang sira ang remote bago ka bumili ng bago. Okay, simula na tayo. Mamaya meron din akong bonus na magic trick ituturo sa inyo gamit ang remote control. Sa ngayon, testing muna tayo gamit ang cellphone. Yun. Sa pag-testing, of course, i-on natin ang camera ng cellphone. Then, iharap natin ang dulo ng remote sa camera lens. By the way, ang tawag pala sa parang maliit na bulb na yan sa dulo ay IR
emitter or infrared emitter. At sabi ko nga, dito tayo magre-rely sa ating testing. At tatlong bagay lang ang tandaan nyo dito. Una, dapat wala kang makikitang ilaw sa emitter kapag wala ka pang pinipindot na button sa remote control. Yun ay normal state ng remote control. Pangalawa, kapag wala ka pang pinipindot na button pero pagharap mo ng remote sa camera ay may continuous or steady na ilaw ka na nakikita sa screen, ibig sabihin, sira na yung remote mo at palitan mo na yan. Pangatlo, ang normal ay dapat meron kang makikitang ilaw sa screen ng camera kapag nagpindot ka lang ng button. Dapat lahat ng button kapag pinipindot mo ay dapat may makita ka na ilaw sa screen. Kapag may button na hindi umilaw ang emitter, pag pindot mo, huwag mo nang i-declare na sira kasi posibleng marumi lang ang PCB or circuit board ng remote at kailangan mo lang buksan at linisin yung contact ng button at ng circuit board. At tandaan mo ulit, ang ilaw ng emitter ay makikita mo lang sa screen ng camera. At ulitin ko, hindi mo ito makikita kung tingnan mo lang ito direct sa mata, kahit paggamitan mo pa ng magnifying glass. May nakita ka? Wala, di ba? Subukan mo sa cellphone. Te, sabi ko sa'yo eh. At kapag nalinis mo na ang board pero ganun pa rin, hindi pa rin umiilaw ang emitter pag pindot mo sa button, ay posibleng sira na talaga ang remote control mo. At isa pang tip, hindi lahat ng camera ay pareho ang makikita mo sa screen. Tulad itong Sony camera na ito, kapag ito ang ginamit ko, makikita mo ang liwanag ng display sa emitter kapag nagpindot ako ng button. Ayan o, mas maliwanag pa nga doon sa cellphone. Pero kapag itong Lumix camera ang gamit ko, mapapansin nyo, hindi masyadong maliwanag ang emitter. Halos gatuldok lang ang makikita mo sa screen. Ayan o, kaya huwag kayong magtaka kung sakaling nagtesting kayo at nakita nyo mahina ang ilaw sa screen. Baka yung camera nyo lang ang hindi masyadong sensitive sa infrared light. And as I promise na turuan ko kayo ng magic trick gamit itong camera, I mean remote control pala. Yun, wow, magic. Pero hindi ito ang ituturo ko sa inyo. Itong ituturo ko sa inyo, simple lang at madaling gawin at ganito lang yun. Patayin mo ilaw sa bahay nyo sa gabi, maganda yung totally dark talaga. Then ask somebody na kaharap mo na mag-record ng video. Then pindutin mo ang remote at iharap mo sa camera. At dahil hindi na makikita sa mata ang infrared light, makikita lang nila sa screen ng kanilang cellphone. At kapag hindi nila alam ito, then maging instant magician ka na ngayon. Diba? Wow! Magic! Ganun lang at please huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-turn on ang notification bell at until next time, thanks for watching!